Magandang araw mga kasabong. Kumusta na kayo? Kumusta na ang bayang Sabongero? Kumusta na ang mga maginoong Sabongero? Alam kong miss na miss nyo ng sabong. Yan kasi yung nagbibigay sa atin ng galak. Sapagkat yan ang paborito nating laro, ang sports na sabong. Okay, muli po nagbabalik your Starry Maker. At sana ay huwag kayong magsawang sumuporta sa mga video ko. At ang tanging hangad ko lamang naman po ay ang mabigyan kayo ng konting kaalaman na natutunan ko rin sa mga katulad kong Starry Maker. Ito yung pang-anim na episode at ang pag-uusapan natin ngayon ay garol pa rin. Paano gawing mirror finish yung garol at lagyan ng gatla or groove? Okay, pero bago po yan, syempre, subscribe po muna at pakihit lang po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na aking i-upload. So, ayun mga kasabang, bago tayo magsimula, gusto ko lang humingi ng isang paumanhin dun sa isang taong nag-comment sa aking vlog. Actually, nag-comment siya pero request lang naman na kung pwede raw ho, mag-vlog ako ng paggawa ng garol mula simula hanggang matapos. So ayun po, ito po ang sagot ko. Hindi ko siya nireplyan doon. Dito ko siya nireplyan. Paumanhin, sir, dahil hindi ho ako gumagawa ng garol. Ayun po, uulitin ko. Hindi ho ako gumagawa ng garol. Pero, hindi ko sinasabing hindi ako marunong gumawa ng garol. Ayun. Bago ako natutong gumawa ng tari, pinag-aralan ko na yung garol. At napakahirap po. Isa po sa pinakamahirap na trabaho sa paggawa ng tari ay ang garol. Kaya po, credit po sa mga gumagawa ng garol sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa Cebu. Diyan po, napakaraming gumagawa ng garol. So, nag-isip lang ho naman ako ganito, may mga gumagawa naman ng garol at hihirapan ako, edi, bibili na lang ako ng garol. Ayan po. Bumibili pa ako ng garol sa Cebu, tinatawag na semi-finish at merong wrap. Ayan. Ito, semi-finish. Yung wrap, mas makapal pa rito. Yung sa unang tingin, parang hindi mo na kayang gawin. Nakakalula. Mahihilo ka. Parang sa isip po, parang hindi ko kayang gawin to. Pero, syempre, wala namang hindi kayang gawin kapag ang isang bagay ginusto mo. So, ako na lang din po ang nag-align, pinapuparma ko. Kasi hindi naman lahat ng garol na diniliver, maganda na. Merong nakatabingi, merong hindi mo maintindihan. Basta ayusin mo pa rin naman siya. Merong sobrang haba nito, sobrang kapal nito, at mahaba lang yan. So, ayun lang ho. Doon naman po sa nagko-comment na kung hindi ka raw marunong gumawa ng garol, hindi ka tunay na maker. Well, opinion nyo yan. Sa amin naman kasi, lalo din sa Maynila, karamihan maker, pero ang garol galing sa Cebu. Kasi nga, napakahirap gawin ng garol. Meron namang bibili, bakit papakahirap ka pa? Hindi ba? Okay, so nasagot ko na po yung comment ni sir. Inuulit ko, paumanhin po. Wala akong videong may papakita sa paggawa ng garol. Okay, balik na po tayo sa ating original na topic, ang pagpapakintab at pag-groove ng garol. Ayan, napakadali lang hunon. Kaya sigurado ako, sasabihin yung sarili nyo, ay, ganun lang pala. Sige po, antay lang po. Bago ko ipakita yung pag-actual na pag-groove ng garol, ipapakita ko muna sa inyo yung ginagamit ko. So, ito po yung ginagamit ko sa pag-groove. Half moon na kikil, size 6. Tandaan nyo lang po, half moon na kikil na size 6. Sabihin nyo lang po yun sa mga pwede nyo mabilihan. Ayan po. So, flat siya, flat. Ito ang magagamit, flat. Then, half moon yung kabila. Tapos, itong isa naman ay tres cantos na kikil. Ang brand nito is Stanley. Okay. Ito nga palang brand nito is ang ginamit ko ay Velota Spin. So, magkaibang brand sila. Okay. Tandaan nyo lang po o isulat nyo. So, papakita ko na po sa inyo kung paano yung actual nagpag-group. Napakasimple lang po. Maniwala kayo sa napakasimple lang. Ayun mga kasabong, dito ko na ipapakita sa mga sa lumang garol. Ayan. Para mas kitang-kita nyo. Actually, ang purpose lang naman natin is makita nyo kung paano mag-groove. So, dito na para kitang-kita. Ang gamit ng tres cantos na kikilayit dito. Ayan.
Okay, tinayin mo mabuti. Ayan, sa kabila naman. Kayo nang bahalang mag-tansya. O kung gusto nyo, sikatin nyo eh. So, pinakikita ko naman kung paano. Para may idea kayo. So, ayan po. Ayan. Ayan. Hindi naman natin kailangan sobrang lalim. Okay. Yung iba, mano-mano yan. Mula dito hanggang sa baba, hanggang makita ka ng group. So ako ngayon, ito ang sarili kong technique. Ito nung ipinakita ko sa inyo yung mga gamit. Okay, half moon na size 6. So ako, ito lang. Simpleng-simple lang, napakadali. Tingnan nyo mabuti. Isang tulak lang. Kita nyo po ba? Kabila naman. Huwag yun ang tinayin ang kamay ko. Talagang marami lang mo yan. So, tingnan nyo po. Kung gagamitan natin yan ng 3 kantos na kigil, hindi po ba taabot ito ng siyam-syam? Pero sa tekniko na pinakita ko sa inyo, ilang segundo lang tapos na. So yun po ang pamamaraan ko. Dito naman sa mesa, pwede namang isa-isahin yung ganyan, parang diamond siya, ganun isa-isa. Pero ako po hindi na. Isang hagod lang ho nito. Ngayon po. Hindi lang po masyadong pantay ito kasi hindi pa finish eh. Pero yan po ang kalalabasan niyan. Ayan po. Again, ito naman po ay decoration lang. Ang itinuro ko sa inyo ay mas madali kumpara sa iba na mano-mano, isa-isa. So sa akin, isang tulak lang nito. Ayan na siya. So dito ko pinakita dahil mas kitang-kita siya. Oh, sana po naiintindihan niyo ang ibig ko sabihin. Okay na po. Ayan mga kasabong, dito naman sa ipapakita ko kung paano pakintabin yung garol. Yung tipong parang naka-chrome siya pero hindi, naka-bapping lang siya. Ganito po. Ayan. May groove na ho yan. Galing siya sa liha na 120 and then 400. So, yung request nyo na gawing mirror finish, ito po yung paraan. Okay. Unang kailangan nyo ay ang tinatawag nating bapping foam. Ayan po, bapping foam. Tinan nyo mabuti. Yung iba niya, kulay green ito. And then, bapping soup. Ito, halos kalahati na lang. So, ilalagay natin sa grinder. Ayan, grinder. Ito na ho yun, gamit na. Nagtataka kayong bakit kulay green yan. Puno na ho siya ng bapping soup. So, paano ho ba ito? Simple lang. Ayan po. Lalagyan natin ng bapping soup habang umiikot. Tapos, ibabapping natin yung kabilang side. Ayan po, kabilang side. Ito, malinis na ho yan. Ayan, sa kabila naman po. Sa loob, gaya din po ng paglinis ko ng liha na 120 at saka ng 400. Loob. Loob. Ingat lang po ito. Kasi pag nagkamali ka, lalo na pag may talim na, baka lumipad, mama sa mata. Bila. Ayan.
So lahat lang ang gulo. Ayan. Ito po, pag nilinis natin siya, kasi maraming babing soup yan, parang putik-putik. Pag itinabi mo siya sa naka-chrome na garol, parang naka-chrome din siya. Ganun kakintab. Although, ang kaiba na naka-chrome, hindi na mga ngalawang yan, naka-chrome na. Ito, naka-chrome na ho ito. Ito, babing lang. So, halos walang pagkakaiba. Ito, naka-chrome, hindi nakakalawangin. Ito, makintab siya ngayon. After 5 days, pag nahawakan mo siya, lalo yung fingerprint mo at hindi mo natunasan, mga ngalawang na siya. Hindi katulad na naka-chrome, kahit na mahawakan mo siya, hindi siya magkakalawang. So, yun lang po ang paraan. So, yung paraan po ng pagiging mirror finish po ng garol, yun lang po yung pinakikita ko sa inyo. Simple lang po. Tandaan nyo lang po yung gamit, kung ano yung gamit. Ulitin ko na lang po. Bapping foam at saka bapping soup. Ilalagay mo lang sa grinder. So, ayan mga kasabong, hanggang dito na lang ulit. At sana marami na naman kayong napulot na idea patungkol sa paggawa ng tare. At hinihiling ko lang naman po na sana isuportahan nyo ang bawat videos na ilalabas ko, at pinapangako ko sa inyo na madadagdagan pa ang inyong kalaman. Doon po sa mga gustong magtanong, pa-comment lang po sa baba at pipilitin po natin masagot natin ang inyong katanungan. So hanggang dito lang po ulit. Paalam na po.